Mark Anthony Bagaydoc, nauubusan ka pa po ba ng English? Buti ngayon nauubusan eh, what if kung wala kang naiisip na English? Yun, yun yung mas mahirap. Ito, sobrang guilty ko sa ano, yung ano. Parang, yung pauna ng salita, di ba? Kunyari, kakausapin ngayon ko, office mate ko. Ano? Hindi nga pala Tagalog tong mga to. Doon ako guilty. Tapos yung ano pa, ay! Yung mga ganun, yung parang nabibigla ka, di ba? Ay! Kasi sila dito, oh. Ay! What's going on, guys? It's Vince. Welcome back to my channel. And today we're going to Medieval Torture Museum in Chicago in response to one of my subscribers, Anna Patricia Anisera, saying, "Hi, mga tourist spots naman sa downtown." So for my non-Filipino speaking viewers, basically Anna wants us to go to Chicago and check out what's in there. So let's go. Hey, what's up, guys? We are invited today to check out this Medieval Torture Museum here in Chicago, and let's find out. OMG! So. Let's go. Have it for Medieval Torture Museum in Chicago. Again, it's located at 177 North State Street. That's in downtown Chicago. It was amazing. So if you're by any chance here in Chicago, you might want to visit Medieval Torture Museum Chicago, guys. And I want to give my shout out to Anastasia and all the staff from Medieval Torture Museum. You guys are the best. And also, I want to show you the treats that I got from there. Haha. Let's see. First of all, I got a shirt, bruh. Zam! Which you can also get from Medieval Torture Museum. There's a lot of options to choose from, so get yours. Next, I got what we have here. What's this? A rifle keychain. We also have another keychain that has the logo and that has the name of Medieval Torture. Nice. I also got a pen. A bone pen. Bone pen. Cool, right? It also has a name in it. It's not focusing. There. And for my coffee, I have
A skull. And a brain. Mug. And lid. Nice. And at the back. You can get this at their museum. Again, it's located at 177 North State Street. That's in downtown Chicago. So, thank you guys. And you can also get this reusable bag. And you know what? Let me change four of it. Ta-da! And I kind of feel like wearing it because why not? Again, guys, you should visit Medieval Torture Museum in Chicago. It's very interesting, educational, and intense. Okay, so let's do our Q&A, which is the regular thing here in this vlog, which is in Filipino, in 3, 2, 1. Okay. So, kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. Gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs at mga Filipino Living the American Dream. So, kung ganun yung mga content na gusto mo or kung may kilala kang ganun na content, please support this channel by clicking the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So, nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. At kung matagal ka ng subscriber, welcome back to me, bro. Masagot tayo ng mga comments at mga questions doon sa latest video at sinasagot natin sa next video. Getting in? So, kung meron mga tanong, suggestions, anything under the sun about Buhay America or may problem ka, gusto mo lang nakausap, I got you. Comment down below, message me on Instagram. So, simulan na natin. Mag-glock 9 mode na naman tayo guys para mabilis lang. Justin Yedrix, Kuya Vince, content suggestion po, a day in a life of a Filipino. Ano ba, content creator or financial analyst, kasi yun yung ginagawa ko, diba guys? Content creator slash financial analyst in USA, haha! By the way, ulitin ko lang yung tanong ko last time. Tanong ko lang ko yung Vince, kapag ba nakahanap ka ng employers dyan sa US na mag-sponsor ng visa mo, tapos nakapag-start ka na, pwede ka bang lumipat ng ibang company at state na gusto mo? Salamat sa laging pagsagot ko yung Vince. It depends. Depende kung anong visa yata yung issue sa'yo or kung ano yung pinitisyon sa'yo ng employer. Kasi meron ako mga nabasa online na hindi lahat pwedeng mag-apply ka sa iba. So, meron mga visa yata or yung authorize ka lang to work for one employer. So, merong ganun. Hindi palaging porque nandito ka na, pwede ka maghanap ng work sa kahit saan. Hindi. Minsan, meron siyang mga stipulation. Minsan, meron siyang mga ganong stipulation nga or yun nga, parang agreement na authorize ka lang to work for one employer. Depende yun kung anong may issue sa yung authorization to work. Aaron Magdaraog, hi bro, hello, buti na lang nag-meet kayo ni Mama RN and na-discover ko ang channel mo, uy, thank you. Super chill and fun lang ng content mo kahit grind ka lang ng grind to earn extra dollars, correct. Kaya nababawasan din anxiety namin sa pag-move namin to US kasi you're making us feel na positive lang dapat kahit pagod na galing sa trabaho at side hustle. Visa issued din kami under EB3 visa and sa June kami darating dyan pero sa Ohio kami. Uy, nice. Ang super cool ng PC setup mo. Uy, thank you. Pa-reveal naman kung saan ka bumibili dyan and sino nag-assemble. Uy, ako lang nag-assemble. Kailangan ba ng assembler? Assembler? Lahat pinasok na yun, no? Ha, or saan makagawa ka ng vid setup ng PC mo? Uy, pwede. Pwede pala akong gumana, no? Kung paano ko sinetup to. Sige, papakita ko sa inyo. Papakita ko kung gaano kagulo. So, ayan guys. Ayan yung setup. Wala yung mga ilaw, kaya hindi nyo ma-appreciate ngayon yan. Kasi wala yung mga pa-ilaw effect dun ng mga RGB lights sa mga LED, diba? Ano ba yun? Hindi na pantay. Teka. Gusto nyo ba yung ganitong look, guys? Ano ba yan? Naglabas ako ng story sa Instagram. May poll akong nilabas pala, I mean. Kung gusto nyo ba may mustache at saka ano, yung beard. Feeling ko kasi parang may kulang eh. Para akong, ano ba yun? Ewan ko ba? Let me know, bagay ba? So sige, Aaron, pwede akong gumawa next time. Lauren Joyce, hi, new subscriber here from Israel. Uy, hello sa mga kababayan natin dyan sa Israel. And kay Lauren Joyce, I'm planning to migrate soon sa US kaya sobrang lalo akong na-inspire watching your vlogs. I have an American dream too. Babalikan ko tong comment ko once nasa US na. Cross finger. Sige, balikan mo to ha. And ano, good luck to Lauren Joyce. Brent Angelo Valladolid, hello Vince, sikat na sikat ka na talaga, congratulations, uy, magdilang anghel ka sana. Sana makagawa ka ng driving vlog dyan sa US para po sa mga papunta dyan, especially sa mga baguhan na magdadrive pa lang kasi malaking pagkakaiba dito sa Pinas. Thank you and more blessings. Sige, kapag, sige rin, parang ang dami ko nung nakahilera, susulat ko ba? So yung PC setup, so yung driving, eklabu. Pwede rin yan. Sige, thanks sa mga suggestion. And thanks again, Brent Angelo Valladolid. Arnold Booker, thank you sa shoutout, bro. May bonus pang pa-picture. Grabe, exposure ko niyan, brother. Baka susunod may pa-size 12 na sapatos na, ha? Uy, size 12, ducks pala to eh. Ako dapat pinadadala mo sapatos kasi ikaw yung idol namin, eh. Size 8.
G. So, i-message ko sa iyo na yung shipping address. Ako pala yung pinadalan. So, shoutout sa iyo, Arnold Booker, brah! Size 12. Meron ng size 12 na paparating yung ano, yung SB Dunk Low na skate shoes, yung Polaroid na colorway. Ito, kakakuha ko lang kaninang umaga. Asa na ba? Mura lang. Binenta. So, de, pero for sale talaga yun. Size 12 ko yan, nakuha. So, let me know. Ewan ko, baka mas mura pa nga dyan sa ano eh. Sa Dubai. Eh, wait, nasa ka ba? Sa Dubai ka nga ba? Wait nga, nalilito na ako kasi merong Israel, merong, yes, all over. Ano tayo guys, pang international. Pinaplano ko na din mag-vlog na inspire ako sa'yo bro. Hindi naman kailangan sobrang ganda ng video or pagka-edit, kahit mga walang specific content, ayos lang naman I think. But I'm not saying that your videos or content is not good. Grabe, hindi sinasabi mo, ganun eh. Wala to. Actually, very informative nga, oy, thank you. Keep rolling bro, galing, stay safe as always and God bless. Thanks, bro. Raymond Lipana, solid na mga vlogs mo, bro. Di ko napansin, mag 5 a.m. na pala. Uy, gusto mo yun? Parang ano lang eh, no? Parang nanonood ka lang ng series. Naabot umaga. Uy, thank you, Raymond. Keep being an inspiration to others. Keep safe. Thank you. Jefferson Jimenez, Sir Vince, naka-inspire talaga mga videos mo. Marami ako natutunan. We are in process na rin po sa EB3 visa as a meat processor po. Kaso di pa po kami naka-file kasi limited lang talaga budget. Sana may makukunan kami ng funds para maka-process na. By the way po, ask ko lang, may rules ba dyan kung ilang room dapat kailan i-rent sa apartment? Depende kung ilang anak mo or ilang titira. Kami mag-asawa at 3 kasi anak namin. Baka pwede 2 bedrooms muna habang nag-umpisa pa. Good question, naalala ko sa mga apartment na tinira namin dito, kasama sa application kung ilan yung titira. Minsan mahigpit sila. Like sa very first apartment na tinira namin dito. Sa mga nag-binge-watch nung vlog ko simula nakalis ako ng Pilipinas hanggang today. Basta lahat naman nag-binge-watch nung videos ko. Alam, nakita nyo yung previous apartment namin. Yun una ha, yung unang apartment talaga. One bedroom yun. Tapos hindi kami pwede magpatira ng iba ng matagal, like more than a week. Kasi sisingilin nila kami ng additional. So, meron ding mga apartment na mahigpit sila kung ilan yung titira. Para siguro ma-preserve din yung, ano diba, yung pinaka-apartment. Kasi kung sobrang dami nakatira, siguro inisip nila baka masira yung apartment or mga ganyan. So, good question bro Jefferson. Pag maghanap na kayo ng apartment, talagang tatanungin nila yan kung ilan yung titira. John Max, kahibaw lagi mo, Visayas or Bings? Ha? Asa ka sa Visayas? Akong mama, gikan, Mandawi City, Cebu, so makasabot man ko Bisaya, Gamayra, fake Bisaya. Pero yun, I speak a little because growing up, I have a lot of Bisayan people in my house. So, wow. Pero seryoso yun guys, growing up, kami magpipinsan, kami mga lumaki talaga yun nga sa Paranaque. We the South kids, bro. Growing up, marami kaming mga Bisayan relatives. Kaya nakaintindi talaga kami. Kaya minsan nakapagsalita kami kasi parang, alam yung parot, nakaka-copy namin. Nakukopya namin yung mga salita nila. So, yeah. Anyway, another content po kung ano traffic rules sa Tate. Ilang KPH ang city? MPH kasi miles per hour. Hindi kami kilometers dito guys. It's miles per hour. Ang city, highways, etc. Speed limit. At ano mga dapat gawin pag new driver? If old driver, ano na lang mga additional knowledge to drive in the US? At paano makuha ng license? Sana makagawa ng content. Thank you po. Ang daming nagre-request about driving ha. Sige, pwede. Isasabay na natin siya doon sa parang review daw sa Lexus kasi may mga nag-message sa akin gusto nila makita yung log ng Lexus, ganyan. So, review daw. Kala mo ano, James Deakin, ano pala? Naging car enthusiast. Shoutout to Sir James Deakin. Wow. Lahat na lang sinashoutout eh, no? Pero... Christine Camacho, hello po Sir Vince. Ask ko lang po kung pwede ba mag-apply ng working visa dyan. So yes, habang inaantay po yung family-based petition ni God bless po, more vids to come po. Yes, Christine Camacho, kasi as long as hindi siya conflict sa isa, like yung fiancé visa, hindi ka pwede mag-apply ng another fiancé visa. Kapag meron kang fiancé visa, para ano yun, dalawa yung pakakasalan mo, hindi pwede yun. So, ang ganda ng analogy, di ba? De, pero seryoso, kung meron kang family-based na petition, tas meron kang employer-based na petition, okay lang yun kasi magkaibang visa type yun. So, yes. I hope I answered your question, Christine. Next is Siyang Bolo, claiming to be in US this 2022. Yes! Emil Santana, Sir Vince, meron din ba mga international brands dyan? Yung ibang Philippine banks? Wala yata. Like branch, di ba? Sinasabi mo, wala. Lila Clint, parang Mobile Legends lang. Hi Kuya New Sub-Sir, ingat po, nakaka-enjoy ka talagang panoorin. Regards from Mindanao, Philippines. Uy, grabe, mga patay sa Mindanao. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Hindi pa ako nakapunta ng Mindanao. Ay, wait, Mindanao ba yung CDO? I think that's the farthest I visited sa Pilipinas, ha? Yung papunta doon na kasi nakapunta ko Cebu. Ano ba? Visayas, ano, di ba? Yung Dumaguete. Yun, CDO, Visayas ba yun ang Mindanao? OMG, pagagalitan ako ng geography teacher ko nun. Geography?
Badju, ma-shoutout naman sana ako ngayon. Ito, shoutout to you, Badju. Madami akong idea nakuha sa videos mo, Boss Vince. Para di ako mahirapan mag-adjust dyan. Maybe next upload mo ng video, nandyan na rin ako. Yes, ano natin yan? Pag-pray natin yan, Badju. Makakarating ka rin dito. Lian Ibis, parang Pampanga to BG silang ang biyahe eh, no? Pero may skyway na kaya mas mabilis na dito eh. Oo nga, nung kinocompare ko before, para siyang yung bahay namin from Paranaque to Tagaytay, Balikan. Gets? Balikan na yun ng ano ah, ng Paranaque, Tagaytay, Paranaque. Tapos dito, papunta pa lang yun from bahay to Chicago. Grabe, ganun kalayo. Pero wala eh, ganun talaga, that's life. Jeff Molina, magkano po ba dadalhin ko na pera as a fresh college graduate na magmamigrate dyan sa US? Pasarot naman. Feeling ko, ang pinaka-safe is yung makakasurvive ka at least 3 months na apartment at yung mga utilities. Kung curious ka magkano yun, panoorin mo yung mga previous videos ko magkano yung parang living or cost of living dito sa US. At least dito sa state namin, sa Illinois nga. So, feeling ko safe na yung 3 months. Pero kung if you have the budget, syempre, gawin mo na 6 months. Yun, para safe lang, di ba? Ang hirap din naman na parang wala kang pera dito. Like, especially kapag nakabakasyon ka, di ba? Franzer, new subscriber here. Welcome, Franzer! Lizelle Bagawa, hello po. Makakapunta pa rin po ba dyan kahit walang kamag-anak sa Amerika? Of course! Apply ka na tourist visa, super dali lang. Tour-tour ka. So, yun. Makakapunta ka dito. Mark Anthony Bagaydok, nauubusan ka pa po ba ng English? Buti ngayon nauubusan eh. What if kung wala kang naiisip na English? Yun yung mas mahirap. Kapag yung mental block ka na, nangyayari pa rin siya sa akin sa office. Like kapag nag-uusap kami, eto sobrang guilty ko sa ano, yung ano. Parang, yung pauna ng salita, di ba? Kunyari, kakausapin ngayon ka office mate ko. Ano? Hindi nga pala Tagalog tong mga to. Doon ako guilty. Tapos yung ano pa, ay! Yung mga ganyan, parang nabibigla ka, di ba? Ay! Kasi sila dito, oh. Ay. Kasi wala nag-ano dito eh. Ay! Yung parang ganun. So yun, kung naubusan pa ba ako ng English, Mark Anthony Bagaydok. Siyempre naman, kasi siyempre lumaki naman ako sa Pilipinas, no? Though we speak English, di ba? Pero iba pa din talaga kapag nandito ka na talagang full-blown English. Hindi obra dito yung mga Taglish like what we do in the Philippines, di ba? So, iba dito, bra. Jandil de Mayugo 100! And that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you finish this video without skipping, thank you so much. If you have any questions, suggestions, anything, comment down below, message me on Instagram. Don't forget to follow me on my social media accounts. Watch my reels on Instagram. And I will see you on the next video. Peace.